Nagbawala ang Department of Information and Communications Technology na kapag adjust na raw ang mga scammer at kaya na nilang lusutan ang SIM registration. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si DICT Assistant Secretary Jeffrey Ian D. Magandang umaga po. Magandang umaga, Igan, sa lahat ng mga nanonood na wala. Salamat po. Paki-detalye nga po, yung sinasabing may paraan na raw itong mga scammer para malusutan itong ating SIM registration. Actually, yung sa huling panayam ni Secretary, ano, ang ibig niyang sabihin lamang ay yung ginagamit yung SIM card registration ng mga scammers. Opo. So ibig sabihin, ang modus operandi nila ngayon, gumagawa sila ng link at sinasabi, dito nyo i-rehistro yung inyong mga SIM cards. Opo. So tayo naman, dahil malapit na yung deadline ulit, na naman, July, di kinukuha natin. Yun pala, pag-click mo yung link, yun ay phishing scam na. In fact, yung ibang marito nakaka-connect using yung mga GCash accounts nila. So these are interrelated events, in fact. Mm-hmm. May mga nakabiktima na ba itong mga peking SIM registration link na ito? Kaya nga po namin yan na natunugan dahil may mga nag-report din doon sa ating hotline sa Cybercrime Investigation Coordinating Center, yung hotline 1326. Pero itong mga behind this na mga scammer, mahuhuli ba natin, ASEC? Yes. So yung mga ginagamit nilang numbers, kung may complainant tayo, pwede nating hanapin yan para makita natin kung sino yung behind doon sa mga nagte-text. So kaya naman natin, kailangan lang natin ng complainant because according to the law, no, kinakailangan pa rin. You know, your personal details are still being protected by national by data privacy. Ang problema po, yung ilan nating kababayan kasi, ba'y bumibili pa ng SIM online para registered na raw, di ba, ASEC? Oo, no. So isa uli yan, yung pangalawang scam, Igan, ano. Nagkaroon ng black market kung saan may nagre-register tapos binibenta niya yung mga SIM. Oo. At dahil wala naman tayong limit sa numero sa number of SIMs that can be registered by an individual person. Opo. So yung isa bumibili ng marami tapos binibenta niya. Ngayon, ang babala lang namin sa publiko, yung mga bumibili ng mga tinatawag natin black market na registered SIMs. Actually, ang mas babala namin sa nagbebenta. Kasi pag yung SIM card mo na ginamit nung sa masamang paraan, nung bumili, opo, ang matitrace yan sa'yo. Sa kanya, yung nag-register. ID mo yung nakakabit dun SIM card na yan. Nako. Anyway, update naman po tayo. Kumusta na yung ating SIM registration? Malapit na nga uli itong mga deadline natin. Nako, salamat, Igan, sa pagkakataon uling mag-invite sa SIM card registration. Wala na po extension, ha, July 25. Sa ngayon po, ay meron na tayong 96 million registered. Kung ang pagbabataya natin ay yung baseline natin na 168 million cards that was sold by all the major telecommunication providers, that is 52%. Pero ang tingin namin, wala sa 168 million yung mga active na SIM cards. Opo. O kaya yung legitimate na SIM cards. So tingin namin, baka nasa somewhere between 80 to 90% na tayo ngayon. Kung sasabihin natin mga around 50 million is non-active SIM cards already. Ayun, congratulations. Pero kamusta rin yung investigation doon sa umani nangyaring phishing sa maraming user ng GCash? May resulta na ba? Wala pa tayong resulta, no? But this particular investigation is actually being led by the Banko Sentral ng Pilipinas. Okay. Yung ating Cybercrime Investigation Coordinating Center at saka kami, yung Cybersecurity Bureau, kasama na nung ibang law enforcement agencies. Pumapasok kami for strengthening their systems. Ang maganda naman dito, according sa report ng GCash, wala namang nawawalang naibalik. From the end user side. From the end user side, lahat naman ng pera ay kanilang naibalik at kung sakaling may problema, maaari naman daw i-report sa kanila. But and also, initial reports show na these are phishing attempts, no? Ang mga naapektuhan ay yung mga nag-click ng link na ang nasa likod pala nito ay nag-auto-debit sa GCash. Siguro, kunin ko na rin yung counting panahon sa mga nakikinig para sabihin na kapag maraming digits, hindi yan legit. Ibig kong sabihin, pag nag-text sa'yo,
na ang ginagamit niya 0917, 0919, 0920, etc. Basta yung regular na number. Oo. Pag nag-text sa'yo yan, tas merong link, hindi po yan legit. Sigurado ako. Kasi mm-hmm. lahat po ng mga kumpanya sa Pilipinas, meron po silang tinatawag na mask. Halimbawa, bangko mo, kunyari BPI. Pansinin niyo ang text ng BPI ang nakasulat sa BPI, address. Oh. BPI. Oo. Oh. Pag Metrobank, nakasulat Metrobank. Opo, opo. Hindi po yan, hindi. Basta pag may nag-text sa inyo, maraming digits, di yan legit. Ayun. Yan ang bago slogan namin. Pag maraming digits, di legit. Salamat po, nabigyan babala yung ating publiko. Ay, maraming salamat po, DICT Assistant Secretary Jeffrey Ian D. Ingat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.